This is an experiment. Long press yung modem ko na reset button. Let's check if we can recover it. What happened when a modem, long press mo yung reset first before doing anything else. Log into your modem, the admin account, log in. Then, using the default password, afternoon, punta ka sa management, maintenance account, device management. You need to back up the configuration. So, click the device management, then configuration file, then config backup. And it will download the current setup for your modem. We will use it in case hindi natin ma-recover siya mamaya during long reset. So, for that, gusto nyo lang, ano. By the way, yung setup ko is naka IPOE connection. Kung makita nyo sa status, one status, meron siyang internet, tapos naka DHCP yung type niya, hindi PPPoE. So, ito yung baseline na naka IPOE yung connectivity ko. So, Globe at Home. So, yun. After backup, gusto ko lang kasi i-recover kung anong magiging default niya na configuration once we long press the reset button. Been up for 2 days and 14 hours. So far, stable naman yung connection. Umaabot ng around or 200 Mbps. That's for plan 1699 sa Globe. So, recap ko lang how to back up your configuration. Punta kayo sa 192.168.254.254 na page sa default. Tapos, log in nyo yung password. Once you get logged in, dyan makikita nyo yan. Tapos, dito kayo punta sa management. Tapos, device management. Tapos, configuration file. Then, configuration backup. Click nyo lang. Once na maklik nyo yan, meron ng backup automatic download. In which, yan po yung ipapaste nyo dito sa later kung hindi natin ma-recover yung... So, ito yung i-reset natin. So far, yung internet is blinking. Yung phone is steady. Reset nito na button is nandito sa gilid. So, pinatayo ko siya para hindi masyadong mainit. Remove ko lang yung... So, dito na. So, ito yung... So, ito yung reset button nasa gilid, tabi ng WLAN tsaka 1, na WPS, Wireless Print Service. So, natabunan siya ng sticker kasi bawal yan talaga i-reset. So, try natin long press for 20 seconds. Tapos, lights off natin para tingnan natin yung lights. Okay? So, let's break it. 1... Press and long press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, wala pa rin. Yan, nag-off na yung LAN. 1, 2. So, wait lang natin pa-normalize. By the way, yung PC ko, is i-connect ko siya via LAN cable. Kasi, sure ako pag na-reset yung ano, mababago yung password. So, hintayin natin mag-blink. So, authenticate. Pa nag-steady yung phone, no? So, blinking yung phone, ibig sabihin, yun. So, meron na tayong connectivity kasi blinking na yung phone. Let's wait for the internet. If babalik. Else, yun. So, for the IPOE, if magre-reset ka, long press, ano siya, walang mababago na config. So, pwede ka mag-reset. Kasi kung wala yan, pag PPPoE kasi na connection, pag hindi yan agad kasi ni-reset mo yung button, yung modem, yung configuration niya. So,
So, yun. Let's see sa config kung walang nabago. So, yun. After reset, login tayo ulit sa 192.168.254.254. Yun. Okay naman siya, guys. Walang pagbabago. So, meron ng system uptime, 2 minutes. So, yun. Tapos, so far, yung DHCP is connected na siya dito sa baba. So, up yung state. So, up naman yung state ng 1. So, ibig sabihin, connected na tayo sa internet. So, previous is 180. Yun, globe, CDO yung nakukuha natin. Init ng latency, 3 milliseconds. So, that's the better part of it. So, yun. It's okay lang pala na i-press mo yung reset button para sa globe na naka IPoE modem. Parang disable na siya. So, ano, version ko, hardware version is ito, tapos RP2715 yung firmware version. So sa RSL ko, negative 20 dBm. So far, goods tayo. So, salamat if meron kayong natutunan sa video na to. So, no need pala natin i-reconfigure kasi parang disable na ni Globe yung paglulong press ng reset kasi minsan yung mga subscriber is nire-reset lang nila tapos mawawala na yung config. So, for the IPoE setup, disable na talaga nila yung config. Or kung meron kayong process kung paano i-reset. So, yun yung pag-hard reset. Pero pwede rin kasi dito ka mag-reset ng modem. Dito sa device management, tapos restore. So, on this page, you may restore several device configuration. So, once i-click mo yan, mare-restore siya. Hindi mo na ilong press. So, restore all device reconfiguration. Default. So, madi-default lahat kung nakalimutan mo yung default password, username. So, dito ka magre-restore all. So, yun. I hope meron kayong natutunan sa video na to para sa reset ng modem. So, hindi siya basta-basta natin pwedeng gawin sa pagre-reset ng modem. Especially yung mga naka-PPPoE na accounts. Kasi, kailangan mo ulit i-input yung username tsaka yung password mo para ma-establish yung connectivity. So, for the IPoE in which, yun nga, yung naka-DHCP is hindi mo na siya kailangan. Yun, good to go. Thank you, Globe, and a very stable network.